inyo ang kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumusubaybay sa Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. At ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hahanguin po natin mula po sa Aklat ni San Mateo, Kabanata 5, mga talata 17 hanggang 19. At sa ating pong ebanghelyo ay matutunghayan po natin ang pagsasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na naparito siya hindi upang ipawalang bisa ang batas at ang mga propeta, kundi naparito siya upang tukdin ang batas at ang mga propeta. Alam niyo po mga kapatid, sa mga Hudyo, bukod po sa pilosopiya, kultura at politika, ay isa po sa mga binibigyan niya lang pansin ay ang batas. Sapagkat sa paniniwala ng mga Hudyo, ang pagsunod sa batas ay magdadala sa kanila sa kaharian ng langit. Subalit ang hindi pagsunod sa batas ay magdadala sa kanila sa tinatawag na Hades o tinatawag nila na apoy na kailanmay hindi po namamatay. Batas ay magkakaroon ng kabuluhan kung ang batas, una't higit sa lahat, sinusunod. Lalong higit ngayon po, sa panahon natin, napakarami ng mga batas. At alam niyo po, nakakalungkot, sapagkat sa atin pong kasalukuyang panahon, ay marami na pong mga lugar ang nasa quarantine. Marami na po sa mga bayan at sa mga lunsod ang pansamantalang hindi na po muna pinadadaanan upang makaiwas sa paglaganap po ng mga virus o sakit na ito. At hiniling po sa atin ng pamahalaan at ng gobyerno na pansamantala po muna tayong manatili sa ating mga tahanan upang sa ganun ay hindi po lumaganap ang sakit na COVID-19 na ito. Subalit marami pa rin po sa atin ang para po bang ayaw sumunod sa batas. At sa hindi natin pagsunod sa batas ay marahil ay magiging dahilan pa ito ng isang napakalaking problema. Sabi nga ay ang dahilan ng problema sa atin ay hindi naman po talaga ang sakit na ito, kundi yung hindi natin pagsunod sa ipinag-uutos sa atin. Napakaganda mga kapatid, sapagkat ngayon po ay araw ni San Jose. At ipinapaalaala po sa atin ni San Jose na bagamat si San Jose ay pinili ng Diyos na maging ama ng ating Panginoong Hesukristo, siya man ay kinakailangan ding sumunod at makinig sa batas. Siya rin po ay kinakailangang sumunod at makinig sa kagustuhan at plano ng Diyos. At wala naman pong mawawala kung tayo sumusunod sa plano at kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po'y sumusunod, ito po ang magdadala sa atin upang tayo ay maligtas. Kung tayo po'y nakikinig sa kagustuhan at plano ng Diyos, wala pong mangyayari na masama sa atin. Kaya nga napakaganda na sa oras po ng tayo ay sinusubok ng napakarami at napakabigat na krisis na ito, ibinibigay po sa atin si San Jose upang sa ganon tayo po'y magkaroon ng isang magandang modelo upang tayo'y sumunod na magiging daan upang tayo ay maging kalugod-lugod at maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. So ipagdasal po natin mga kapatid, lalong higit yung pong nasa mga naglilingkod sa ating mga ospital, yung mga tinatawag natin mga frontliners, na nawa sila'y pag-ingatan ang ating pong mga kapulisan, ang ating pong mga militar, ang ating pong pangulo. Ipagdasal po natin ang lahat po ng mga mayors, ang lahat po ng mga kapitan, ang lahat po ng mga nasa nag-aaral upang magkaroon ng kalunasan nito pong sakit na ito. Ipagdasal po natin ang bansang Pilipinas upang sa ganon tayo pong lahat ay makaligtas sa sakit na ito, at nawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng tunay na pagsunod, sapagkat wala pong makasasama sa pagsunod na magdadala sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.